Hindi na interesado si Pangulong Duterte na makipagpulong sa Maynilad at Manila Water. Ayon po yan kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Sakalip, MWSS na lang daw ang kakausapin ng dalawang kumpanya. Bumubuo na ang Department of Justice at ilang pang ahensya ng gobyerno ng revised concession agreement na target nilang tapusin bago pumasok ang bagong taon. May report si Joseph Moro. Kung pala siya ang tatanungin, wala nang pinag-uusapang extension ng mga kontrata ng Maynilad at Manila Water. Mag-expire na ang kontrata ng dalawang water concessionaire sa taong 2022 at binawi na ng gobyerno ang napaagang extension ng kontrata hanggang 2037. According to MWS, they revoked the extension. So it means that the original expiration would now be applied. Problema ito, sabi ng mga water companies, dahil apektado raw ang mga programang nakalinya na at inuutang na ang pondo sa banko. Sa disclosure na inihain ng Maynilad sa Philippine Stock Exchange, iniulat nitong bagamat kaya raw nilang pondohan ang mga kasalukuyan nilang mga proyekto, hindi sila makapagsisimula ng mga bagong proyekto kung hindi ma-extend ang kanilang concession agreement. Sinuspindi raw kasi ng ilang banko ang pautang sa Maynilad para sana sa kanilang capital expenditures. Sa kabila nito, umaasa raw sila na magiging mabuti para sa lahat ng mga stakeholders ang resulta ng renegosasyon sa concession agreement. Halos ganito rin ang sabi ng Manila Water sa kanilang disclosure sa PSE. Base sa kanilang pag-aaral, kaya para nilang ituloy ang kanilang operasyon habang nakikipag-usap pa sila sa MWSS, ang water regulator ng gobyerno. Umaasa raw sila sa maagang resolusyon ng issue para may pagpatuloy na nila ang kanilang mga aprobadong proyektong nangangailangan ng pondo. Pero sabi ng Malacanang, bakit ito mag-aalala ang dalawang concessionaire na malugi, malaki na ang kinita ng mga ito. I do not think the concessionaires lost in this business venture. They have profited so much out of these concessionaire agreements. That is precisely why this government is complaining, because of the onerous provisions. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi interesado ang Pangulo na makipag-meeting sa mga water concessionaire. Ang sabi noon ng Pangulo, ang MWSS na lamang daw ang kausapin ng dalawa. Maliwanag daw ang gusto ng Malacanang alisin ang mga pabigat na provision sa kasalukuyang mga concession agreement. Paano kung hindi magkakasundo sa mga negosasyon? Well, as far as the President is concerned, these onerous provisions must go. Or then there will be a new contract. The original concessionaires could be the same people running it, or if there are better proposals, there will be biddings, of course. Joseph Morong, GMA News.